back. So welcome back again to my YouTube channel. Hello mga kachichik dyan. So ayan. So bago tayo mag-umpisa sa aking ibabahagi, so stay tuned muna kayo. So relax and wait po natin yung isi-share ko. So wala lang, ibabahagi ko lang po sa inyo yung aking experience kahapon. Yes, yung aking experience. So yan. So mga kachichi, watch this muna. So stay tuned and stay. At maghintay kayo ng aking isi-share. Yan. Sige po. So alam niyo ba, being kasi 'di ba, nag-post ako last time na nag-positive ako sa pregnancy test and we are having our first baby. So ayan guys, kahapon, so first time mom po ako. So syempre sa una parang ang experience mo is na parang syempre hindi magaanong pakiramdam mo kasi ganun daw talaga, sensitive, maselan ka masyado pag first baby and mararanasan mo yung pagsusuka and mararanasan mo rin yung parang wala kang ganang kumain, only fruits lang yung kinakain mo. So yun mga kachichi. So yun na nga, yesterday, so nagpunta kami ng clinic para to have a medical kasi nga kailangan namin, and beside request yun ng OB namin para malaman kung ilan ang, kung malakas ba yung, kung okay ba si baby or kung ilang weeks na siya or ano siya. So first time ko lang to kasi, pero hindi ko, sa unang ano ko, parang kinakabahan ako. Syempre mahihiya ako kasi 'di ba, hindi ko naman expected na ganun pala siya. So alam niyo guys, being a first time mom, syempre medyo excited ako kung paano ko makikita si baby. So yan. So para makita mo si baby, kailangan mo magpa-transvaginal ultrasound. Yes po. So ano siya? Para makita mo yung image ng baby, para malaman mo yung heartbeat niya, kung okay ba siya, or para malaman mo kung ilang weeks na siya, kung sakto lang ba yung age niya dun sa ano mo, sa bilang mo, at saka sa kung yung heartbeat niya ba is okay, kasi minsan merong mahina ang heartbeat. So yun, so yun nga, nagpunta kami ng clinic yesterday and then syempre first step, nagpakuha ko ng CBC kasi kailangan yun, and nag-urine para ma-check kung okay ba, kung mababa ba sugar mo or ano ka, or okay naman yung ihi mo, ayan, yung dugo mo para malaman kung anong blood type mo, and syempre kasama dun yung trans V, ayun, para ma-check kung gaano nakalaki si baby at kung ano ang heartbeat niya. So sa akin, hindi kasi ako, alam niyo yun, parang nahihiya ako na may mga ibang taong makakita kasi syempre parang mas komportable ka lang sa husband mo lang siya ipapakita yung private mo. So for me, medyo shy type ako yesterday. Sabi ko dun sa nurse na nag-assist, sabi ko masakit po ba? So alam niyo yung ipapasok na tawag ito, yung ipapasok sa iyo is kasing lapad siya ng daliri ng hintuturo ng lalaki, so ganun siya kakapal, pero may gel naman siya. So syempre first time ko yun, tsaka naiilang ako kasi syempre tatanggalin mo yung pangibaba mo, so wala ka talagang ano nun. Hindi ka, kailangan makapal ang mukha mo, hindi ka pwedeng mahiya. So syempre para naman hindi nakakahiya, bago ko pumunta ng clinic nun, nag-ano talaga ako para hindi naman masyadong nakakahiya. So ayun, nung pagpasok namin doon sa room, so ayun, pasusutin ka ng gown, tapos patatanggalin nga yung pangibaba mo lahat, wala kang ibang suot. Yung taas lang ang hindi po papatanggal sa'yo, pero yung pangibaba mo tanggal lahat. So papahigain ka, tapos bubuka ka, syempre, i-request nila yun. So yun, nung, syempre ako medyo nangihiya ako kasi hindi ako sanay, nailang pa ako, pero sabi nung nurse sa akin, okay lang yan ma'am, sabi niya. Eh di, yun, para naman ano, nung nakahiga na ako, tapos nakaano na, in-insert niya na yung parang ano siya, parang, hindi ko alam kung anong tawag din eh, basta may in-insert siya, tapos ilagay niya lang muna ng gel, tapos in-insert siya para madulas siya. Sa una medyo may, parang medyo, medyo may konting harmless siya kasi parang may wave yun pagpasok. And then nung naipasok na, kasi medyo makapal na eh, kasi syempre, hindi ka na naano ng ano mo, medyo syempre sumisikip na medyo yung ano mo dahil pregnant ka. So ayun, nung naipasok niya na, alam nyo yung pakiramdam na, ay ganito pala yung nasa loob mo, makikita mo siya. So ito yung, so papakita ko dito sa gilid yung itsura ng first ultrasound ko. So nakalagay din dyan kung gaano siya, kung ilan na siya, kung ilan na ilan ang weeks or ilan, gaano na siya kalaki. So fetus na si baby, and
supposedly okay yung heartbeat niya, 153 per minute yung beats ng heart niya. So normal siya and I'm happy kasi nung narinig ko yung heartbeat nung pinalakas ng nursing sound dun sa ano, sa machine. Alam niyo yung parang ay ganito pala ang feeling na yung sa pakiramdam na ay ganito pala ang feeling na marinig mo yung first heartbeat ng baby mo. So parang ang parang proud ka na wow, ano, parang proud ka kasi syempre first time mo, tapos first time mo rin makita na meron kang baby sa loob ng tummy mo. So yun, parang yung pakiramdam ko na masaya na natutuwa ako. So nung nakita ko yun, nagmarinig ko yung heartbeat niya, nakangiti ako kahit na naka-face na siya, face shield ako, hindi siya makita. So yun, masaya ako. Sabi ko nga sa husband ko, sayang hindi ka pumasok sa loob para hindi man, para nakita mo din. Yun nga lang, hindi ko na videohan kasi hindi ko alam kung pwede siyang videohan. Pero tuwang-tuwa po ako guys, you know. So yun, sa mga first time ma'am, ganun din po yung mangyayari sa inyo. So syempre, sa una mahiya talaga kayo. So syempre para hindi kayo mahiya, so kailangan maging matatag or kailangan ano lang, relax lang kayo. Hindi naman siya, kasi yung iba natatakot magpa-transmit, pero sa totoo lang hindi siya, nakakatakot pala talaga. So hindi siya, painless naman siya. Yun nga lang, medyo parang may mararamdaman ka lang, parang medyo wave or vibration something ganun sa ano mo, kasi syempre pagpasok mo meron siyang wave, so yung wave sound kasi yan. So yun, ayun lang, sinay ko lang po sino kasi tumutubo ako. So yan, so next vlog ko po ipapakita ko naman yung kung gano'n na, kasi may second ultrasound kami, so isishare ko ulit po sa inyo yung experience ko ng second ultrasound. Ayan, binahagi ko lang sa inyo na happy kami kasi narinig namin yung first heartbeat ng aming baby and tuwang-tuwa po kami, sobra kami nagagalak na ganun pala siya, ganun pala ang experience na mararamdaman mo kapag narinig mo yung first heartbeat ng baby mo. Yun nga lang guys, hindi ko siya na-videoan, pero ayan, pero napakita ko naman yung picture. So ayan, ayan, thank you po sa pakikinig nyo and thank you din dahil nag-listen kayo sa akin. Wala lang, sinay ko lang yung experience ko. Sinay ko lang din sa inyo. Wala lang, kasi natutuwa lang ako. Yun. Ayan, thank you po. Ayan, bye! Guys, bye!